In this video, what I will share with you is yung journey namin papuntang Kamay ni Jesus. Ang Kamay ni Jesus ay located sa Lucban, Quezon. Kung galing kayo ng Binangonan, Rizal, kagaya namin, it will take you 107 kilometers. One way lang yon. So, kung two way siya, 214 kilometers all in all. It will take you more than 3 hours of travel kapag papunta kayo doon. Kamay ni Jesus is also known as Healing Church. It's actually called a sacred ground and pilgrimage site. So, according to Kamay ni Jesus official website, itong totality ng Kamay ni Jesus is about 5 hectares. Ito nakikita nyo ngayon, ito yung tinatawag nila na Sea of Galilee. Wherein, sa likod niya, makikita nyo naman yung Noah's Ark. Malaki itong Noah's Ark na to. So, kung titingnan nyo siya, ayan, from the back, malaki yung loob niya talaga. Sa harapan naman ng Noah's Ark, pwede kayong mag-take ng pictures with the animals or pwede lang kayong mag-stay sa labas for a picture or for a little bit of relaxation. Kung pupunta kayo dito, make sure to check the weather first na hindi umuulan kasi medyo madulas kapag umuulan. So, check nyo muna kung okay pa yung magiging weather sa Lucban, Quezon pag pupunta kayo. As mentioned, itong site ng Kamay ni Jesus is about 5 hectares and there are a lot of areas in here. Merong area kung saan pwede kayong mag-pray, mag-worship, pero meron ding area kung saan pwede maglaro mga bata. Itong area naman na pupuntahan natin is an area where you can say your prayer. Okay, pwede kayong magtirik ng mga candles here and say your prayer. One unique thing that I saw in Kamay ni Jesus, meron silang mga padlock na merong mga kanya-kanyang colors and intentions. So, meron sa pagsisisi, sa pasasalamat, sa special na kahilingan, no? And pipili ka dito ng gusto mong dasalin at gusto mong i-offer. So, ito yung tinatawag nila na mga kung saan mo ilalagay yung padlock mo, ganyan. So, you'll say your prayer and intentions and then ilalock mo siya. So, para bang you're saying your commitment to the Lord. Siyempre, itatago mo yung prayer at the same time, yung key, itatago mo rin siya. And then, every time you see that, maalala mo yung naging prayer mo of things and yung intentions mo. Another area dito sa Kamay ni Jesus, yung Rosary Garden. It's actually a big rosary. If you take a look at it sa top view, malaki siyang rosary na pwedeng mag-guide sa'yo if you want to pray your rosary and give your intentions. Each area or each bead, kumbaga, of the rosary, may kanya-kanya siyang names, kung sino yung nag-donate nitong buong area ng Garden of Rosary na ito. We were blessed kasi naabutan namin na mag-start yung rosary ni Father. And then, right after ng rosary, meron silang mass and in here, they observe physical distancing. They're very strict on that. After ng mass, saka lang sila pumapayag na pumunta sa Via Dolorosa Grotto. You will also see a lot of statues of saints around Kamay ni Jesus. Ngayon, ito naman yung famous na Via Dolorosa Grotto. Yan. Actually, yung mga nakapunta na dito sa taas, sa pinakatuktok, it took them 300 plus steps to reach the 50 feet statue of the risen Christ. So, there you have it.
kamay ni Jesus in 5 minutes.